Hello, magandang araw po sa lahat sa inyo. Again, si Marky po from Silver Bullet. Isang magandang araw na meron na naman tayong bagong laruan. So, parang bata ka na alam mo may laruan ka na hindi ka na makatulog gabi pa lang. So, yun. So, alos lahat kasi niloload na ni Silver Bullet. Meron na akong 940, the common 45. 357, 30 special, down the line. Pero for the longest time, ngayon ko lang na-realize na wala pala akong shotgun. So hindi ako nakakapag-load ng shotgun. So parang I was like, alam mo yun, nag-review and everything. Tapos a good friend of mine nagsabi sa akin, parang may benta, baka interesado ka. So sabi ko, sige, anong klase to? Ayoko nung single press sa shotgun, pero pwede naman talaga. So, yung ano, in-offer sa akin, nagulat ako, it's a, hindi naman siya progressive na machine. Parang single stage lang din siya, tapos parang single press pa rin siya. Pero eventually, for me, parang progressive pa rin kasi hindi ka umaalis, dun ka lang. Yung bago nating laruan is MEC or MEC 600 Junior. So, eto po siya. Yan, tingnan natin, di ba? Napakaganda. So, napakasimple ng mekanismo nito. Yung powder, tapos yung shot, tapos etong sliding bar, yan yung nag-charge ng powder sa kanya at saka ng shot sa kanya. Yan yung basic parts. Tapos sa loob nito, sa ilalim nitong powder niya, meron dong parang mga bushing na pwede kang ilagay. May tatlong bushing siyang kasama. May mga number siya na 29, 30 at saka 32. Walang 31. Hindi ko rin alam kung ibig sabihin nun. Bakit wala? So, yung 29 yun yung pinakamaliit. Ang nakakabit sa kanya ngayon is 29 kasi sa lahat ng reviews na napanood ko, pinaka-effective tsaka laging maganda yung consistent yung tama pagka naka-29. Yung 30, syempre, mas maraming powder at yung 32, definitely mas marami pa siyang powder. Feeling ko effective itong 29 doon sa siguro sa number 4 or siguro yung 4 over 0 or yung buckshot or siguro kung eventually makakita ko ng supplier ng slug, okay pa rin siya kasi kukunti yung powder, di ba? Yung theory is pag mas mabigat, mas konti yung powder, di ba? Okay, so basic tools na meron siya, yun nga. Yung sa powder, hindi ako ganong naglagay, no? Kasi kanina nung ina-assemble ko to, nakalimutan ko ilagay yung takip, which is eto na hindi ko na matanggal. Dalawang kamay yata kinagamit. Eto, hindi ko na ikabit. So, nung tinaog ko siya, natataog ko si to, pagtaog ko sa kanya, medyo nagwalis-walis na lang ako dito dahil tuwapon talaga. Okay, so yun nga. Meron siyang parang bushing sa loob para mas choke, mas konti yung lumabas. Tapos dito naman, meron tayong pang-deprime. Itong part na to, ito yung pang-deprime. Tapos, ito yung pang-deprime. Okay. Pag sinet mo siya, ibaba mo siya. Okay. Okay. Pag baba mo, eventually, ito dapat hindi, maglagay ka ng papel. Kailangan yung papel pag hinatak mo, matatanggal mo pa rin. Hindi siya dikit na dikit nor tumuto ko dapat. Okay? Tapos yung pangalawa, ito, dito nilalagay yung primer. So ito, napakasimpleng mekanismo. Meron siyang, yun yung pantulak, meron siyang spring, at saka meron siya neto. Ngayon, eventually magkakaroon ka ng pagkakataon na maglo-load ka ng mas malaki yung pinaka-base. Meron ka lang ilalagay na bushing dito, which is kasama rin naman sa package para maiload mo siya. Pero ngayon kasi nakasetup siya ng ganyan, 2 inch, okay, 1 inch hanggang pababa, okay. Tapos yung etong stage na to, dito na magpa-powder charge, at saka yung shots dito na rin nilalagay, at eventually dyan mo rin nilalagay yung wad. Ito naman, itong maliit na to, siya yung first stage ng crimping. Ito yung pag-full crimp. Tapos eventually, yun lang. Ngayon, simpleng-simple lang naman. Basic, yun yung machine. So, ang mga gagamitin mo naman, siyempre, number one, kailangan meron kang shells.
mas makakatipid ka kung dadampotin mo yung mga nasa range. Kasi yun, for example, may security group na pumotok, hindi naman nila dadampotin na yun. So nakaiiwan na din yan. Kung merong bad boy na pwedeng kumuha, paipon mo lang, mas malaki ang matitipid mo eventually. Bakit ka mo? Ito, I bought this. These are brand new shells. Okay? Message nyo sa bingso nyo sa nung nakabili. Okay? At ang kasarapan na itong brand new shells na to, actually, binuksan ko na siya kanina. Primed na siya. Okay? So may primer na siya eventually. Okay? Tingnan natin para makita ng camera. Ayan. Primed na siya, di ba? Okay, so eventually, nakabili tayo ng shell na primed na. Pangalawa na kailangang hanapin mo is yung wad. Okay? Ang wad na available sa market is yung pang 1 ohms at saka yung 7 over 8 na, ibig sabihin, wala pang 1 ohms. Mas maliit yun. Perfect yun para doon sa mga bird shot. Itong wad na nakuha ko is 1 ohms. Okay? Pagka sinabi ko yung 1 ohms, yun yung parang baso niya, okay? Na kaya niyang maglagay ng bulitas eventually, bulitas. Okay. Okay. So, anong klaseng bulitas ang pwedeng ilagay? Okay? Yeah, bulitas parang. Okay. So, simulan natin sa parang black pearl to eh, no? Ito yung 00. So, normally pag ito yung ilo-load mo, siyam na piraso lang at hindi na siya dadaan dito sa makina mo. So, mamanu-manuhin mo tatlo ulit. So, bali, tatlo. So, ganun ito. So, pangalawa, ang presyo nga pala niya, yung isang ganito, is 200 pesos. Tapos yung pangalawa naman is yung 4 over 0 or yung buckshot. Ito, malakas na rin ang sipa nito eh. Mas mahina ng konti dun sa 00, pero okay pa rin to. Mas mabigat pa rin siya. Tapos yung isang ganito, mura lang siya, 200 lang din. Okay? Tapos ang pinakamura, which is yung currently na nakakarga sa makina natin, is yung number 4. Okay? Number 4, ito, okay to na i-load kasi feeling ko, though hindi siya bird shot or parang bird shot na rin siya for me. Pero, sorry, first time ko maglo-load ng shotgun. Puro review lang, puro panood lang ng YouTube and everything and all. So, ito yung preferred ko na i-load niyo. Pero eventually, alam ko may magre-request sa akin na mag-load ng 00 or yung 4 over 0. Okay? So, yun. Ito, mas mura to. 175 lang yung isang ganito. Okay? Ayan, tignan nyo naman kung gano'ng karami yan. No? Ayan, halo-halo sila. So, ayan. Tapos, yung primer. So, ang pinili ko, meron tayong dalawang available na primer sa market. Isang Russo, which is mura. 2 pesos and 80 cents. Tapos, ito naman, 3 pesos ang isa. Ang nakakatawa, first time ko nakakita, ang weird ng primer niya. Ayan ang itsura. May base. Diba? So, yan. Nakakatawa siya. Pero, ngayon kasi, dahil nga pre-primed na yung ano natin, yung shells na nakuha natin, hindi tayo magpa-prime, nor hindi rin tayo mag-de-prime, kasi nga, eventually, may prime siya, tsaka bago. Okay? Siguro, mag-follow up na lang ako ng susunod na video ulit para makita natin yung full process na galing sa range hanggang maproseso natin sa papuntang bagong bala. Okay? And lastly, we will be using yung Vetaburi N318. Okay? Nagulat ako nung binuksan ko to kasi I've been using Vetaburi for the longest time. N320, N340, N310 para pang 45 or yun yung fast bird nila. Tapos yung N120 na ginagamit ko sa rifle and everything in all. Nagulat ako, eto, hindi siya granules. Flakes. Flake siya. Ayan o. Flakes. So, nagulat din ako talaga dahil
meron palang ginawa si Veta Buri na hindi granules, which is flakes. Maganda rin si shotgun. Pero, I've heard na may mga gumagamit na dahil nagkakabusan ng Veta Buri, meron gumagamit ng Sira 3. Siguro, pag nakuha ko yung data nun, dun sa tao, baka yun ang gamitin ko kasi Sira 3 is flakes as well. Pangalawa, mura ang Sira kesa sa Veta Buri. Ito will cost you around 2,300. Si Sira around 1,750. So, ang layo ng difference ng 1,300 sa 1,750. 600 yun. Pwede pang isang bucket ng Jollibee yun kung saka-saka niya, di ba? Okay, so for not much further ado, subukan nating mag-load. Ngayon, walang edit. Pagka nagkamali ako, siguro learning sa akin yun. Pagka tama yung ginawa ko, clap, clap, clap. Okay, sige, subukan nating mag-load. Ito, kinalibrate ko kanina. Though, wala ka namang ibang pipihitin kasi yung sinasabi ko ngang bushing na nakalagay sa loob na number 29, supposedly, ang idadrop niya na powder in greens dapat is at least 20 grains. Pero nung nag-powder ako kanina, nag-calibrate ako, nung nag-drop ako ng powder, nag-17 lang siya. Okay? So, 17, 20, siguro, okay? Yung mga magagaling shotgun dyan, i-correct nyo po ako. Okay? Siguro, okay lang yon. Medyo tolerable yung layo. 20, dapat 17 siya. Tapos, yung sa shot naman, dapat 1 ounce. Nung nag-drop ako kanina, wala pa siyang 1 ounce. Parang 9.97 lang. Wala pa siyang 1 ounce. Pero sabi ko nga, baka mamaya okay na yun. Kasi hindi naman din ganun kalayo yung difference. Diba? Ngayon, itry natin. Ito ang basic tool na ginagawa. Ang nakakatawa lang, akala mo magdo-double charge ka. Kasi talagang dalawa talaga yung karga. Okay? Kasi powder muna. Lagay ka ng wad. Karga ka ulit. Maglalagay ka ng shot. Tapos, pre-crimp. Or yung first stage ng cream, tapos full cream. Okay? So, try na natin. Okay? So, as I've said, yung gagamitin natin is primed na, bagong shell. Okay? Ito nga pala is around 12 pesos. And then later siguro I'll do the math kung paano ko siyang ibebenta. Okay? Okay, so first stage. Ibaba mo na siya. All the way down. Okay? Pag hinto nyo dyan, ikarga mo na kagad yung powder. Ang pagkarga ng powder is manual. Yun. Nagkarga na yun ng powder. Okay? Angat mo siya. Okay? Ilagay mo na ngayon yung wad. Okay? Yung baso facing up. Kasi ito yung sasalo ng mga bulitas or ng shot. Okay? Baba mo siya. Okay? Pag binaba mo siya, naka-ayos na yung wad doon, ikarga mo na ngayon si shot. Yun. Okay. Yan. Pwede natin bunutin. Yan. As you can see, may mga bulitas na siya sa loob. Okay. Siguro pag may time pa ako, bibilangin ko talaga yan kung ilan yan. Okay. So, first crimping or first stage ng crimp. Yun, no? Kita nyo, nagmumukha na siyang bulaklak. Okay? Tapos yung full cream. Summertime. Mainit. So, meron pala akong sweat glands. Anyway, yun. Okay. Ang sabi sa chart, ang kailangan ko daw na overall length is 2¾. Okay? Kung 2¾, siguro quarter of an inch. 3 inches na yung ganito ko. Okay? Ang currently na pinuproduce na, wala pa akong ina-adjust dun sa makina, is
Eventually, yun, meron na tayong shotgun shell. It is just that, siguro kahit na hindi gun ban ngayon, hindi ko siya matetesting. Kasi wala pong shotgun ang inyong host, si Marky. Silver bullet po. Wala pong shotgun si Silver Bullet. Siguro, in the near future, baka meron akong matalisod na magandang shotgun. I used to have a Bren, parang 99 or Bren 99 something. Nabenta ko rin kasi siya, so eventually wala na akong shotgun. Gumagawa ako ng bala to, pero siguro baka may magpapahiram para matesting ko to. Pero gawin na lang natin after ng gun ban. Total, malapit na matapos ang March. Konting tiis na lang, tawala ng gun ban, pwede na tayong bumalik ulit sa range. Again, kung may mga naisip pa kayo na po pwede kong idagdag to help improve ang pagluload ko ng shotgun, please do comment below. I will highly appreciate it. I take lahat ng feedback, mapag-good man yun or bad man yun, as a constructive one. So that is helping me to improve. And again, maraming salamat sa mga taong laging sumusubaybay sa aking vlog. Kahit na paputol-putol, tsaka kahit na naka-shirts lang ako, kahit na nandito lang siya, kahit na pawis na pawis. And again, maraming salamat po. God bless sa lahat, and I wish all you be safe. Okay, and again, thank you very much, Marky from Silver Bullet po. Thank you.